Si Jack namatay. Kaya na madaling araw. Heart attack. Kailangan-kailangan tayo rito sa opisina ngayong umaga. Alin, Flora? Oo, pakisabi ko tuloy kay Paolo na nauna na kami. Oo, arenta rin na hunumin palagi kay nauna eh. At saka, sinaginin nga ako pala. Paliguan mo ninyo. Pakisabay na ako pag naliligo kayo, ha? Naliligo ko lang magkahapon, ha?
Siguro naman eh, sobra na ang dalawang oras para mabasa mong lahat ang tungkol kay Lucas Santander dito sa ating mga files. Kaya bilisan mo ang pagbasa ng mga files. May appointment ka sa kanya ngayong araw na ito. Mr. Santander? Yes? I'm Paolo Cortez of the Daily Journal. I know. Say, you've got a very strong grip. You play handball or something? Pelota, basketball, tennis. Good. Sports makes a man, or shall we say, it prolongs his life. Do you know that the most perfect invention of the supreme being is the human body? Sit down, Mr. Cortez. Thank you. So finally, may reporter nang pinadala para ma-interview ako. Ayun ang reporter na naka-assign para interviewin kayo. Namatay na. Atake sa puso. Too bad. Pero palagay ko, nasa mabuti ako mga kamay. Marami ka namang nalaman tungkol sa akin. Newspapers, magazines, halos lahat nabasa ko lang tungkol sa inyo. Like what? Like, this says ayos kayo nang pumasok kayo sa seminaryo. Pero dalawang taon lang kayo tumagal. Nagpatuloy kayo ng pag-aaral. BSc, Management Major sa Ateneo. After graduation, kayo na lang mahala sa iba't ibang negosyo ng inyong pamilya. At sa loob, halos nang wala pa 10 taon, you became a millionaire in your own right. Then I got married. Sapilitan akong ipinakasal ng aking mama sa isang babaeng hindi ko iniibig. Sa isang sola heredera ng pinakamalawak na siyenda sa aming lalawigan. Kaya lalo pa akong umaman. Oh, but how I hated my mother for it. She didn't realize that I had long been married to life. To the highest pleasure life could ever give a man. Sunum bonum, you know. To seek the greatest pleasure. Marami nga akong humahanga sa inyo eh. Dahil sa ugali niyo yan. Nagtataka nga lang ako. Kung bakit ang isang taong katulad niyo ay napunta sa ganitong... In short, gusto mong malaman kung bakit nagawa kong patayin ang aking asawa. There are 1,001 reasons why a man kills his wife. One. She could be a nagger. Probably she's unfaithful. Too religious. Or barren. Maraming dahilan, Mr. Cortez. Life is to be enjoyed to the fullest. Anong karapatan mayroon ang aking asawa na hadlangan ang aking kaligayahan sa buhay? Wala. Ngayon, Mr. Cortez. Sabihin mo sa akin, kung ikaw ang nasa katayuan ko, hindi mo kaya isipin na patayin ang iyong asawa? Mahirap pong sagutin yan, Mr. Santander. Mabibilang ko sa mga daliri ko ang pag-aaway na yung mag-asawa. Mula nung ikasal kami. That's very sweet of you. It only shows that you're a perfect husband.
You must be a 24-carat writer, too. You know, I also write short stories and poems, beautiful poems. And being a writer myself, I feel some sort of kinship between us. Sabi nga eh, magkapatid sa diwa. I write you, but I don't slouch anymore. Neither do I mumble. Maybe you're writing too much. You smoke. You're smoking too much. The way you slouch, the way you mumble, could be signs of insecurity. Or maybe a tremendous inferiority complex. Siguro dahil sa galing ako sa pamilyang mahirap, Mr. Santander. I see. Perhaps I could help too. For you to overcome that. Anyway, let's talk about it later. In the meantime, let's go on with the interview. Okay? What is your first question, Paolo? I'm sorry, hon. Sinira ko bang mood mo? Hindi. Nahihirapan rin ako sa pagsusulat sa librong ito, eh. Yan pa ba yung librong sinusulat mo? Tungkol sa Satanism and witchcraft? Mm-hmm. Eh, kailan pa ba matatapos ang librong yan? Ewan ko. Hindi ko malaman talaga, eh. Kulang ako sa oras. Siguro kung bibigyan ako ng opisina na mga isang buong bakasyon, baka mas madali-dali ang trabaho ko. Eh, bakit hindi ka humingi ng bakasyon? Ayaw na nga akong bigyan ng bakasyon ng opisina, eh. Dahil sa marami na rin ako nakuhang bakasyon sa taong ito. Eh, di tumigil ka na lamang ng pagpasok sa opisina. Tutal, nahihirapan ka ka mo. Hindi pwede yun, han, eh. Alam mo naman itong trabaho ko, eh. Mas sigurado ang pag-uopisina kesa pagsusulat ng nobela. Eh, di tulungan mo na lamang ako mag-asikaso ng negosyo natin. Nag-e-export na tayo ngayon. At magkakaroon ka pa ng sapat na panahon para dyan sa sinusulat mo. Han, gusto kong gumawa ng pangalan. Hindi sa pag-e-export ng business natin. Kundi sa pagsusulat ng mga nobela na pag natapos at nabasa ng mga tao, ay may pagmamalaki mo ako. Tara, tulungan tayo. Pati ikaw napupuyat, eh. Flora, anong ginagawa mo dyan?
Natatakot mo naman ako eh. Sinusunod po ako ng ika eh. Nagsusubo ako. Bakit dito ba? Bakit dito ba sa labas? Natatakot po ako eh. Meron lang sasabi. Meron daw dalagang potensyon. Meron ng tanikalasa pa. Natatakot po ako. Oh, eh kamusta naman ang pakiramdam mo? Mabuti-buti na po. Pero, walang masyadong maingay, ha? At baka magising si Ibon. Kung gumali pa ang pakiramdam mo, katukin mo na lang ako sa kwarto. Opo, opo. Good afternoon, Ma. Good afternoon. Noime, ang mga telephone calls. Good afternoon, Miss Cortez. Good afternoon. Oh, ano sabi ni Mrs. Ramos? Oho, darating na daw in order natin sa araw na ito. May balita na ba tungkol sa Elsie natin galing sa London? Oho, andun na raw.
Mabuti nga natawagan ko ng maaga ang bangko bago magsara. Bakit? Ano oras na ba? Mag-aalasin ko na ho. Ako, pakisundo mo na nga si Ibon, oh. Baka naiinip na siya. Masyado kasi akong naatraso sa Quiapo, eh. Marami kasing sumama sa posisyon, eh. Aalis na ho ako. Oo. Dalian mo lang, Noyme, ha? Oho. Hello, Han. Sabi mo ay kay ganda ng lahat. May rosas pa ang mga bulaklak. Ang bilis dumaan ang dalawang taon, ano, Han? Oo. Parang kung kailan lang tayo kinasal, eh. Nahanahala ko tuloy si Ibon, eh. Noong batang-bata pa rin kasal tayo. Ngayon, nag-aaral na. Ay, naku. Nagtatampo sa akin si Ibon kanina. Bakit? Gusto kasing sumama. At makikipag-celebrate ang wedding anniversary natin. O ano sinabi mo? Sabi ko, hindi pwede. Kasi may pasok pa siya bukas, eh. Pinangakuan ko na lamang na isasama natin siya sa sine sa linggo. Ah, siya nga pala, nagpadala ng gift certificate ang mga mama at papa. Ah, tayo na daw ang bahalang mamili kung anong gusto natin. Piano, filio, o organ. Pambihira naman sila, eh. O bakit? Kahit na anong okasyon, padala sila ng padala ng kung ano-ano. Siyempre, nag-iisang anak lang naman ako, eh. At saka, kanino pa ba mapupunta ang mga perang yon kundi sa atin din? Sa'yo lang. Ayan ka na naman. Second wedding anniversary na natin. Hanggang ngayon ba naman, eh, parang ibang tao pa rin ang tingin sa amin ng mga mama. Han? Hmm? Galing ako kay Dr. Ricardo kanina. Bakit? May dinaroon mo ka ba? Wala naman. O, anong ginawa mo ron? Receive now brief in Angela's room. Naipunlan na natin ang binhi na tutubo sa atin at ng sangkatauhan. Iniintay na lang natin ang araw ng kanyang pagsilang. And we shall await that day. And I've been chosen to act as the guardian of the baby. I'm glad. I'm the luckiest man on earth. Ako ang piniling maging magulang ng batang. Magkakalob sa atin ang buhay na walang hanggan. We shall no longer fear death. And I'm lucky too. Muli akong mabubuhay ng malaya. Malayang malaya. When shall we begin our mission? You've just begun, Luke. You've already met Paolo Cortez, Angela's husband. Anong palagay mo sa kanya? I think he's the right man. Siya ang kailangan natin. Lure him. I suppose you already know how to approach him. I've got to meet him first. Totoo palang lahat ang mga sinabi sa akin ni Lucas tungkol sa'yo. I think you're a nice man. That article you wrote about Lucas, yung mga artikulong sinulat mo tungkol kay Lucas, being a sportsman. We like that. Okay yun. The fact that you never mentioned anything about the crime. Salamat daw. Lahat ng tao ay nagkakasala. Talagang may kahinaan ang bawat isa sa amin. Man is basically weak. Katulad ni Mr. Santander, na nahatulan na ng hukuman. Ang kailangan ay pag-unawa. At hindi na kailangan panggitin pa ng paulit-ulit ang pagkakasalang yun. At saka, I think it's okay. Good! Alam mo, matagal kami nag-usap ni Lucas tungkol sa'yo.
At pareho naming napagkasunduan na ipasulat sa iyo lahat tungkol sa buhay niya. You know, something like his biography. Interesado siyang ipublish yun. Para naman maintindihan siya ng publiko, kagaya ng pagkakaintindi mo sa kanya. In fact, he asked me to give this check to you. Down payment lang ito. 50,000 pesos. He asked you to interview him before he dies. Bago siya maupo sa silya elektrika. For authenticity, you know. At sa pagsulat mo ng libro tungkol sa kanya, you don't have to lie. Hindi ka dapat magsinungaling. Puro katotohanan lamang isusulat mo tungkol sa kanya. Masama man o mabuti. Well, do we have a deal? Grand. 50,000 pesos. 50,000 piso. 50,000. Well, how about it, huh? Pili niya.
Alay, ito. Hanggang ngayon mo naman, wala akong bilip sa akin. Eh, bakit ikaw? Sa dinamin sa amin ng lalaki, ako napili mo. Oh, talagang ganyan kay mga lalaki. Huwag lang hindi maibig, eh nakakanda utos na sa pagyayabang. Ray. Milagro yata ngayong umaga. Naunahan mo ako sa pagbangon, ah. Talaga sila diyan mo nga ako ng maga, eh. Para kung sakaling makita mo yung cheque, eh, magulundag ka sa tuwa. Eh, hindi ka mapahiya sa akin dahil nag-iisa ka sa kwarto, eh. Really? Hindi mo ba nadinig? Nagtitili ako, nagtatarang, at naglulupasay dahil sa tuwa. At kung sakaling sa katatarang ko na yon, eh bumagsak ang aparat doon sa harap ko, eh di, nadaganan pa ako. Magkataon pala, kamahuwa ka naman, ano? Saalis na ka. Tabaklas pa ako. What a lousy party we had last night. Waste of time, waste of everything. Lousy people. You remind me of my guardian angel. You spoil everything. You always make me sad. Anything I can do for you, ma'am? Oh, yes, why not? I think you have, so many beautiful things around here. Oh, ito, mas maganda to. Tignan mo. Para saan ba ito? Oh, ito para dito, ito para dito. Oh, nga, no. Hindi, mas cute to. Hello. Hello. Mrs. Cortez, I'm Blanca Gachiturena. I'm pleased to meet you. Would you believe it? 2 dozen sabap. 2 dozen sabap on the basket on the count is 8. Seriously. You're lucky to have a husband like him. Thank you. Sinabi rin sa akin ni Paolo na you're quite a religious woman. Good-natured, kind-hearted, etc. Talagang ganun magsalita ang asawa ko. Now, let me see. I suppose you know by now that Paolo is becoming quite a close friend of Mr. Lucas Santander. Uh-huh. Ang totoo nga niyan, medyo nagsiselos ako kay Mr. Santander. Abay, wala na kami ibang pinag-uusapan kundi siya, eh. Mr. Santander, besides being fan of your husband, also owns a big financing company. At gusto niyang malaman kung interesado kayong kumuha ng financing sa kanya. You know, for your business. For, business expansion. Etc. I can see that you still have to consult your husband about this. Oh, incidentally, today is my birthday and I'm throwing a party tonight. Will I expect you and your husband? Thank you. Thank you. I'm so glad you could come.
Miss Flora. Ah, Mrs. Gusto na ba yung mag-almusal o mananghalian? Madali lang manluluto ito eh. Si Yvonne. Eh, pinatid ko na ho sa eskwela eh. Dahil so, kanina katok kami ng katok sa inyong pinto eh. Hindi ho kayo magising-gising eh. At saka nga pala si Mr. Cortez ho. Nagbili na lang ho. Nakuhanapin doon niyo siya. Nagsuli na siya sa Montenegro. Kailangan maging malinis ang budhi at kaluluwa. Hiram na buhay. Ang buhay ba'y ibinibigay upang bawiin lamang? Ang tao ba'y nabubuhay para mamatay? Buhay ngayon. Bukas patay. Life is a mockery. Nakakatawa ang buhay. Look, here's a man and a woman. Husband and wife. Maligaya silang nagsasama. Pagkalipas ng ilang buwan, naglihi ang babae. Copulation is creation. Good. Happy are the man and the woman who have together recreated life. And so this very life in the woman's womb awaits birth. Isinilang ang bata. Tumaki. Nagkaisip. Hanggang sa ito ay nagkaedad. Kasabay nito ang kanyang mga pangarap. That very life now awaits death. Inevitable. Hindi maiwasan ang kamatayan. But why? Why create life? Why live only to die? Diyos. Bakit ang mag-asawa pag ikakasal? Kailangan bindisyonan ng simbahan. Pag nanganak, bakit kailangan binyagan? Bindisyon din ang simbahan. Pag namatay,
kailangan pa rin bendisyon ng simbahan. Bakit hindi bendisyonan ng Diyos ang bata bago silang? Bakit? God Supreme Holy. Kalokohan ng Diyos. Iwanan niyo ako. I have nothing to confess. Malaking kasalanan ang sinabi mo. Malaking kasalanan sa Diyos. Kapag ganawa niyong kaluro sa langit. Patawarin ka ng Diyos. Diyos. God? Isang Panginoon lamang ang aking nakikilala. Siyang nabibigay sa tao ng buhay ng walang kamatayan. Anak, sumunod ka sa akin. Manalangin ka. Ama namin. O makapangyarihan. Masalangin ka. Sambahin ang alam mo rito sa lupa. Na itala sa kasaysayan isang katauhan na ikaw lamang ang tanging humahamon sa isang kung tawagin ay Panginoong Diyos. Ngayon, sa harap ng imbeso na alagad niyang ito, na nagpupula sa akin ang takot at alinlangan ay patunayan mong ikaw ang tanging makapangyarihan. Narito ako. Naghihintay. O makapangyarihan, ang mga ganap sa pangalan mo ay naghihintay ng kaganapan. Naririto ako. Ang magaganap ay dapat nang maganap. O makapangyarihan, naririto ako! Naririto ako! The case of the patient is something that goes beyond the science of medicine. It's not heart attack. It's not high blood. It's not even leukemia. I understand, Dr. Rowell. But there is always an answer to every question, remember that. The very thing in medicine now, there is nothing impossible. But the urgency of the moment is to save the patient. Then after that, we can conduct our own investigation as to the severity of the disease. Papaano naliliwanag ng isang nakakamamang doktor na naubusan ng dugo pero wala lang kita nakikita? But one thing is that the patient needs blood. It needs blood. But I agree with you. The patient needs blood. Kailangan ng pasyente ang dugo. He needs blood. Kailangan niya ang dugo. He needs blood. Kailangan niya ang dugo. The patient needs blood. Kailangan niya ang dugo. He needs blood. Kailangan niya ang dugo. Iyanay riem kenosoy tatoyo matri. En si nom senyor si tichenes servante soy. En si doy sentri quel ki kyen diablo et mal esprit comisoy. Uminom ka muna. Patay na si Daddy. Patay na si Daddy.
was right. A brilliant writer like Paolo deserves only a beautiful woman like you. Paolo? Oh, Han, anong ginagawa mo dyan? Tinakot mo naman ako. Wala ko kung sino ka na. Ah, kanina ka pa namin niintay eh. Kanina pa iyak ng iyak si Yvonne. Nanaginip at kung ano-ano sinasabi. Yvonne? Yvonne? Andito ng daddy, oh. Paolo, lapitan mo na yung bata. Kanina ka pa hinahanap eh. Mama! Kaya mo na siya. Han, talang ganyan mga bata. Sige na. Oh, kakain ka ba? Oh, hindi na. Kinabi ka naman yatang masyado. Sa ospital ako nang galing eh. Ha? Anong ginawa mo sa ospital? Doon namatay si Lucas Santander. Akala ko ba eh, bibitayin na yun? Oo nga eh. Natake sa puso eh. Dila namin sa ospital. Pero pagdating doon, namatay din. Hiningan pa nga ako ng dugo eh. Aking naisagawa na batay sa kagustuhan ni Mr. Lucas Santander. Narito ang mahalagang bahagi. Sa aking ina, kay Doña Lucita Santander, pinamamana kong aking asyenda sa Baclunid. Magkakaroon din siya ng karapatan sa 25% ng aking mga sosyo sa iba't ibang negosyo, 10 ang kikitain ng mga naturan sa loob ng 5 taon. Kay Miss Blanca Gatsi Turena, tapat na kaibigan, bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginawa niyang pagtulong sa akin hanggang sa huling sandali ng aking buhay sa bilangguan, ay pinamamana ko ang 25% ng aking mga sosyo sa iba't ibang negosyo, 10 ang kikitain ng mga naturan sa loob ng walang taning na panahon. Kay Mr. Paolo Cortez, matalino at matapat na kaibigan, sa tulong ng kanyang angkop at wastong kaisipan, paniniwala at katauhan, na maaaring magsagawa ng mga bagay na makapagbibigay kulay sa aking buhay, sa aking nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pagsulat at pagsasaklat ng aking kabuong buhay, ay pinamamana ko ang 50% ng aking mga sosyo sa iba't ibang negosyo, 10 ang kikitain ng mga naturan sa loob ng walang taning na panahon. Angela? Angela? Angela. Angela. Paolo! Paolo! Oh, bakit han? Paolo! Paolo! Ha? Paolo! Bakit? Paolo! Ha? Ibigay ko ang kapalit. Ang bata. Ang bata.
Tutto parecchio. Tutto parecchio. Un capalet. Un capalet. Un bata. Un capalet. Tutto parecchio. Un capalet. Tutto parecchio. Un bata. Bibi che go. Bibi che go, bata. Bata. Bibi che go. Tutto parecchio. Un capalet. Bibi che go. Un bata. Bibi che go. Bibi che go. Tutto parecchio, un bata. Bibi che go. Tutto parecchio. Un capalet. Paolo? Bibi che go. Paolo? Un capalet. Bibi che go. Paolo? Paolo! 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 Tutto parecchio! Paolo! Bibi che go. Bibi che go. Paolo! Good morning, ha. Mayroon siyang madalas sabihin sa akin nung araw. I'm dying, Blanca. I'm dying. And something has to be done about it. Well, I always tell her, let's just wait for him to come out. How about it, old woman? Ngayon narito na siya. Sabihin mo sa kanya kung anong gusto mong mangyari. At sabihin mo sa kanya kung anong gusto mong ipagawa sa kanya. Malapit na akong mamatay. Nararamdaman ko. Gabi-gabi, pinahirapan ako. At dalawang espiritu na may kapangyarihan ang nagagawan sa akin. Ako ba'y patungo sa bilog na liwanag na patungo kay Jesucristo? Diabolus enimit ali. Daimonis adiogedim natura creatis sunt boni. Ang diablo at ang iba pang mga demonyo nalinika ng Diyos upang maging mabuti. Sir Epsi Persifacti sunt mali. Bakit pinili nila ang maging masama? Sabihin mo sa kanya! Isumpa mo na hindi ako mamamatay. Sabihin mo sa kanya! Bigyan mo ako ng buhay. Bigyan mo ako ng katawan. Kaninong katawan? Sabihin mo sa kanya! Si Angela. Ibigay mo sa akin ang katawan ni Angela. Hindi.
Ibigay mo. Ibigay mo sa akin si Angela, anak. Hindi! Mamili ka. Si Angela. O ako. Si Angela. Mrs. Cortez, patay na ho si Ibon. Mami, patay na ho ako. Mrs. Cortez, patay na ho si Ibon. Mami, patay na ho ako. Patay na ho si Ibon. Patay na ho ako. Mrs. Cortez, patay na ho si Ibon. Patay na ho ako. Patay na ho si Ibon. Patay na ho ako. Mami! Nakita ko ang mama ko! Nakita ko ang mama ko! Nanginginig po siya eh. Sigaw na sigaw. Eh, ganyan ang nag-iiyak. Mami, papatayin niya ako! Nakita buro niya ang mama niya. Nila ako, mami! Tana, Ibon. Panaginip lang yun. Hindi naman nagkakatotoong panaginip eh. Pamatayin ka nila ako, babi! Yun ang parati niya sinasabi. May sumusunod sa kanya mga tao at papatayin daw siya. Ay, sige naman nga yan, Flora. Kumuha ka na ng tubig. Aha. Ibon? Ibon? Panaginip lang yun. Di maaaring lang yun. Sana. Kung wala ito nila ako. Panaginip lang yun. Hindi magkakatuloko yun. Pinanibiran ako ng mga tao. Lumapit sa akin yung mama ko. Pagkatapos, ginawingan niya ako sa noo. Mami, papatayin niya ako, mami. Huwag kang matakot. Andito ako, mami. Papatayin niya ako. Ibon, dito ka matutulog sa tabi ko, ha? Dito ka matutulog sa tabi ng mami, ha? Hello? Hello, Han. Oh, paris na ako, ha? Pero lang bahala magpaliwanag kay Ibon. Alam mo naman yun, baka hindi ako maintindihan, eh. Oo. Alam mo naman, mas malakas ka rin kaysa sa akin, eh. Sabihin mo lang sa kanya, pagdating ko sa Bisaya, iahanap ko siya ng pinakamalaking teddy bear na gusto niya. Ha? Han? Han? Ano, nakikinig ko ba? Oo. Oh, sige. Bye-bye. Ring down the rainbow into the starlight. And you, my darling friend, for every moment, sentence of playment. Come on and play with me. And you, my darling friend, for Berde, ha? Thank you, Daddy. Thank you.
Dito pa tayo uwi. Gabi na. Akala ko dadating ang mami. Sweetheart. Ilan taon ka na ba ngayon? 7. Happy birthday ulit, ha? Dito ba tayo uwi, Daddy? Baka naging kayo mami sa bahay, eh. Shhh, kumihingay, ha? Ayaw pasabi ng mami ito, eh. Ang mami, nasa bahay ngayon. Naghahanda ng birthday party para sa'yo. Susurpresahin ka. Ano? Birthday party para sa akin? Mm-hmm. Bells are ringing, Brother John, all the bells are ringing, all the bells are ringing. Ding dong ding, bells are ringing, bells are ringing, Brother John, all the bells are ringing, all the bells are ringing. Ganito? Ha? Yay! Yeah.
Han? Han, sorry ah. Bigla ka nang dating ko eh. Hindi na ako nakatelegrama sa'yo. Mabula nga lang ako sa aeroplano eh. At alam mo, nag-uulan sa Visayas ngayon, Han eh. Pero may magandang balita ako para sa'yo. Malapit na matapos yung pinagagawa natin si Lucas ngayon sa Negros. At pwede na magsimula ang operasyon bago ang Pasko. Saan ka nagpunta? Simon! Tinilegramahan kita sa lahat ng lugar na maaari mong puntahan. Pero wala ka. Tumawag ako sa telepono. Saan ka nagpunta? Nagtataka ako sa'yo, Han. Hindi ka naman dating ganyan eh. Edukada ka naman. Intelihente. Ba't kailangan pa natin ako magpaliwanag sa'yo? Bakit hindi mo ako maintindihan? Kailangan mong malaman mo ang bawat kilos ng katawan ko? Wala ka dito. Nagparte ni Ipon. Abay, mahalaga yung lakad ko sa Visayas, ha? At saka hindi naman nauubos yung mga berde na yan. Wala ka din dito. Nung mamatay si Ipon. At kaninang ilibing siya. Hindi ka paong ng anak mo. Hindi mo nakita! Lara! 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 Sa'yo na ang mana mo. Sa'yo na ang negosyo mo. Pero ang batang ito, ay sa akin. Ayokong mabuhay at mamatay ang aking anak. Nakatulad ni Ibon! Flora! Flora! In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Alam ko, nasa langit, na itakda na ang aking walang hanggan na pagdurusa. Mabibigat ang aking kasalanan. Ang lahat na nakita ko ay bawang kadiliman. Mga nagbabakang buto. Mga kaluluwang nagdilihat, pumapalahaw sa naglalagad ng impyerno. Ako ba yung wala ng kapatawaran? Sino mang pumatok sa tahanan ng Diyos ay magkakamit ng walang hanggang kapayapaan. Ang kapatawaran ng mga kasalanan na inasa ka si Jesus. Magsisi ka, anak. Iligtas mo ang kaluluwa ko, Padre. Iligtas mo rin ang espiritu ng aking anak, si Lucas. Patay na siya, anak. Nasa kamay na siya ng Diyos. Buhay siya, Padre. Nabubuhay siya sa katawan ng lupa ng iba. Sa katawan ni... ginawa siyang kasangkapan ng Diablo upang isilang ang sangkol na bagong Mesiyas na kaaway ni Jesucristo. Ang sangkol na magiging hari nang mga pangungulang dilim.
Madilim, Ate. Wala kang nakikita. Maingay. Maingay, Padre. Umuputian. Ang paligid. Pinapahirapan nila ako. Ayaw nila. Ayaw nila. Sumugod kay Kristo. Anak, sumunod ka sa aking panalangin. Padre Nuestro, estas en los cielos. Vénganos al tu reino. Venga. Santificado. Santificado. Hágase tu voluntad. Así en la tierra. En la tierra. Como en el cielo. Como en el cielo. Lumayo ka! Nakasusulukasok na espiritu. Sana lang naman Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Sa halal ni Kristo Jesus, anak ng Diyos, ating Panginoon at ating tagahatol. Lisanin mo ang katawang lupa na nilalang niyang ito. Lumayo ka! Ikaw na pinagmumulan ng kasamaan. Ikaw na ugat ng bisyo ng mga tao. Ikaw na pinagmumulan ng inggit. Bakit ka nagsusubiksik? Bakit ka nagpupumilit? Alam mo, si Jesus Kristo'y humahadlang sa iyong mga kabuktutan. Katakutan niyo siya na kay Isaac ay inalay na sakripisyo. Na kay Josef ay pinagpili at sa tubay kinitlan ang buhay. Noon dahil sa tao'y ipinako sa krus at pagkatapos naging hadlang sa kasamaan. Humayo kayo, mga kampol ng dilim. Lumayo kayo! Lumayo kayo! Lumayas kayo! Lumayas kayo! Malinaw sa mga sinasabi mo, Padre Evaristo, na ikaw nga ay naniniwala sa Satanism and witchcraft. Pagkat nagmalabis nga noon ang mga alagad ng simbahan, ay napilitang sumamba kay Satanas ang mga tao. Na siya namang nangako ng kanilang kaligtasan. At yan ay pinangaral ng kanyang mga alagad sa mga seremonya na ang dasal ay ukol sa Diablo at hindi kay Hesukristo. Mga dasal na baliktad ang kahulugan. Bagamat ito'y kopya lamang sa ating mga dasal. At ang dasal ay sasambit sa harap ng cross na pabaliktad din. Naniniwala ka na sa dulong silangan ay sisilang ang Black Messiah, ang prinsipe ng kadiliman, na ayon sa iyo ay nabasa mo sa isang lumang aklat na nagpapaliwanag ng ilang kabanata
sa apokalipsis. Noemi? Can we give you a lift? Kung pauwi ka na, ihatid ka na namin. Come on! At ngayon nga, bilang pagsaludar sa Black Messiah, ang prinsipe ng kadiliman ay kailangang maghandog ng isang sakripisyo. Sumasayaw ka ba, Noemi? Hindi. Ilang taong ka na, Noemi? 17. May boyfriend ka na ba? Wala pa. At ang kailangan isakripisyo ay isang dalaga, kabataan, birhen, at walang mansa ng kamunduhan. Kasi sabi ng mami ko, pag daw nahalikan daw ako, baka magka-baby na ako. You're cute, Noemi. Real cute. You make me laugh. Pinatatawa mo pa ako, Padre Evaristo. Have you ever thought of having wings on your feet? Smiles on your face? No, Noemi. Look at his eyes. His eyes, Noemi. Hindi mo ba nararamdaman? Para kang baliwala. Hirap na hirap. Naghihingalo. Malapit nang mamatay. At pagkatapos ay para kang nakakarinig. Ingay na! Nagkakabingi! Pagkatapos, malalaman mong ikaw ay isang kaluluwang lumulutang! Sayaw! Noemi, sayaw! Don! Noemi, don! At ang alam, sabi mo pa, itong dalagang ito, ihail sa isang dakilang seremonya ng mga alagad ng dilim na ng mga kaaway ni Kristo. Ipapako siya sa krus. At tulad ng kay Hesukristo, ay maghuhugas din ng pagkakasala ang humatol sa pamamagitan ng dugo.
pagkatapos ng mga seremonyang umuukol sa paghuhugas ng dugo, ay sisilabanan nila ang dakilang alam. Padre Evaristo, kung ipipilit mo pa rin sa akin ang lahat ng yan, ngayon, ay iisipin kong nabubuhay ka pa rin sa Middle Ages, sa kalagitnaang panahon. Isipin mo, ang tao'y umabot na sa buwan. Eh hanggang ngayon, ganyan pa rin ang takbo ng iyong kaisipan. Imposible. Imposible ang lahat ng sinasabi mo sa akin, Padre Evaristo. Umasa ka. Ngayon ba? Nakailanman ay hindi makapangyayari sa atin ang Diablo. Kailanman ay hindi mananaig sa atin ang Diablo. Nasa ating panig ang Panginoon. Nasa atin ang bahay ni Hesukristo. Alang-alang man lang sa anak natin, Han. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ang dating Paulo, na ama ng aking anak ngayon, ay wala na. Tinuring ko na siyang patay. Nang ibigin ko siya, nang gustuhin kong magpakasal sa kanya, ang inibig ko't pinakasalan ay ang tunay na Paulo at hindi ikaw. Hindi ikaw na hindi ko na halos makilala ngayon. At alam mo ba kung bakit ka nagbago? Dahil sa salaping minana mo. Yan ang sumira sa ating buhay. Kailangan mo wala sa atin ang salaping minanak ko. Kung kailangan magbalik tayo sa dati natin pumumuhay, magbibigyan kita. Pero, kailangan magbigyan mo lang. Gusto ko sanang malagay sa pangalan ng bata. Sa pangalan ng anak natin. Ang lahat ng kayamanang minanak ko iluwas. Siya man lamang makaranas kung paano maging mayaman balang araw. At tayo, ha? Tayo. Balik tayo sa dati. Simpleng buhay, simpleng mga ambisyon, at isang bagay lamang hindi magiging simple. Ang pagmamahal ko sa anak natin at sa iyo. Ito yung asawa. Bakit? Ha? Gadaat! Ba't nangyari yun? Ha? Han? Bakit?
Ang dawalak natin na mawala.
Mother. Kulang na lamang na ikamatay ko ang pagkawala ng aking anak. At hanggang ngayon ay hindi pa umuwi ang aking asawa sa paghahanap sa kanya. Si Paolo na inyong asawa ay hindi na si Paolo, Mrs. Cortez. At tinitya ko sa inyo, nanganganib ang inyong anak kapag nahulog sa kamay ni Lucas. Father, kapag hindi mo binigay sa akin ang aking anak ngayon din, ay tatawag na ako ng pulis. At sa kanila na kayo magpaliwanag ng mga kalukuhang pinagsasasabi ninyo. At sinisiguro ko sa inyo, tumawag kayo ng pulis. Hindi nyo na makikita ang bata. Ano kang klaseng pare? Diyos ka ba? Na marunong at makapagsasabi sa akin na aking asawa ay hindi ko na asawa ngayon at ang aking anak ay anak ng demonyo! To hell with you! Patawarin ninyo ko, Father. Pero ang mga pinagsasasabi ninyo, paano akong maniniwala? Tatawagin na kitang Angela. At Angela, gusto kong pakinggan mo kung muli sa mga sasabihin ko sa'yo na walang halong puot at pagdaramdam. At ang inyong anak ay nababantayan ngayon ng sagradong punyal ng simbahan. Anong gusto niyong gawin ko ngayon, Father? Ano? Nasisiguro mong matino yung taong kausap mo sa telepono? Han, walang masama kung makikipagsabalaran tayo. Ang mahalaga ay makita natin ang anak natin. Eh, hindi mo lang yata nabusesan eh. Anong mali mo kung may iniisip na masama sa atin ang taong yan? Basta't ang sabi niya, kilala mo siya. At ibig daw niya makatulong sa atin. Kung ibang lugar pa sinabi niya, maaari maniwala ako eh. Pero bakit sa dinami-dami ng lugar? Bakit mapupunta ang anak natin sa musuleo ng mga Santander? In nomine Patri, et Pili, et Spiritus Sancti. Amen.
Nananawagan kami sa iyo, banal na espiritong mahal, na nabubuhay, pinakamakapangyarihang Diyos. Sa ngala ng Diyos na totoo, na may likha ng langit at lupa, at ng karagatan, at lahat ng bagay na naroroon, na nagbuhat sa kawalan. Sa ngala ni Kristo Jesus, sa ngala ni Kristo Jesus, na anak ng dakilang lumikha, na nang dahil sa sala ng tao, ipinako sa krus, namatay at nalibing. At sa pangatlong araw ay nabuhay ng muli. Hindi totoo ang sinasabi mo, Angela. Wala rito ang bata. Tinatawagan kita sa loob ng bilog na yan. Ikaw na nagtatawag sa utos ng Diyos. Ikaw na espiritong nasa sakitan. Ikaw na serpiente, sundin mo aking inyuhod. Lumitaw ka ngayon sa iyong sariling pagkatao. Lumitaw ka sa bilog na ito. Lumitaw ka na nag-iisa at walang kasama at sino man. Lumitaw ka na wala kang masamang layon at pag-iwas. Walang malisya at walang kasamaan. Lumitaw ka, o masamang espiritu. Lumitaw ka ngayon din. Sa ngala ng Diyos, dakilang Diyos ng mga Diyos. Papatayin kita! Papatayin kita! Salay! Salay! Papatayin kita! Gloria Divi Lucifero! Gloria Divi Lucifero! Isang dakilang anghel ng Divi Lucifero! Alalim na limang palo ng impyerno. Thank you.
Father. Father. Ang anak ko, Father. Asan siya? Dali mo siya sa simbahan. Ilapit mo siya sa altar. Kailangan niya basbas ng Santissimo Sacramento. Ngayon. Ano nangyari sa asawa ko, Father? Anong nangyari sa kanya? Umalis ka na, Angela. Umalis ka na. Sige lang. Paolo. Paolo. Kailangan tayo ng anak natin. Thank you.
Amela! 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 Thank you.
Lord of mercy, Christ of mercy, Christ of mercy, Lord of mercy, Christ of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. Oh, Lord of mercy, Christ of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy, Christ of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy, oh, Christ of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy, Christ of mercy, Lord of mercy. Mami, what's going to be up for? Lord of mercy, Christ of mercy, Lord of mercy, Christ of mercy, oh, mercy, oh, Lord of mercy, Lord of mercy. Kailangan namin ang iyong tulong.
Wala ka na bang pagmamahal sa mga taong naniniwala sa'yo? Patunayan mo sa amin na ikaw nga ay aming Diyos. Upang malaman namin kung ikaw ay totoo nga o hindi. Nagbago na ang tao. Nagbago na ang daigdig. Hindi katulad nung araw nang ipako si Kristo na anak mo. Ayokong isipin pikit ang kanilang mga mata noon at dilat ang mga mata namin ngayon. Patunayan mo sa amin. Because I want to be with you. I want to belong to you. Ng tunay o sinag